alam nyo, nung mga bata kami, dito sa village namin, dito sa Paranaque, alam nyo, magkakaibigan yung mga magkakapit-bahay. And then, yung basketball court dito sa village namin, sa subdivision namin, merong katapat na bahay yon. Bahay yon nila Tita Vicky. Tapos yung mga anak niya, kalaro namin lahat yon. So ngayon, itong pamilya nila, napaka-generous. In fact, si Tita Vicky, ang lagi niyang sinasabi sa aming mga kalaro, parang tinatrato na rin niya kaming mga anak niya. Ang sabi niya doon sa mga kalaro namin, pati sa akin, sabi niya lang sa amin, kapag nauuhaw kayo o nagugutom kayo pagkatapos yung mag-basketball, huwag kayo mahihiya, kumatok lang kayo dito, feel at home. Feel at home. Ayan. In other words, we can go there anytime. May access kami. Ngayon, one time, tapos na kami mag-basketball. Ito. After namin mag-basketball, kaming dalawa ng kaibigan ko, si Alfie, tsaka ako, pumunta dun sa bahay nila. So nakikato kami para makiinom ng tubig. So kato kami, tao po! Tapos lumabas si Tita Vicky. Sabi ni Tita Vicky, oh, Velden, Alfie, ano yun? Sabi namin, Tita, pwede pong makiinom ng tubig. Tapos sabi, ah, tara, sige, pasok kayo. Ang bait talaga nito yung Tita Vicky. So punta kami sa bahay nila. Pagpasok namin doon, pasok kami doon. Nandun na kami sa dining room. Alam nyo, ang lupit nitong kasama ko. Nakita niya, si Tita Vicky umiinom ng Pepsi. Umiinom ng Pepsi. So, ngayon itong kaibigan ko si Alfie, sabi niya, Tita Vicky, pwedeng Pepsi na lang po. Ako talaga, sabi ko, kapal talaga ng mukha nito. Tapos, sabi naman ni Tita Vicky, oh sure, sige. Oh, inom ka ng Pepsi. Eto na, si Tita Vicky, eto na. Si Tita Vicky gladly gave him Pepsi. And paano nangyari yon? Alam niyo kung paano? Simple lang. Dahil makapal ang mukha ng kaibigan ko. Hindi, biro lang. Bukod pa doon, paano nangyari yon? Because we had an access. Binigyan kami ng access ni Tita Vicky. Sa totoo lang, gustong-gusto ko talaga inumin yung Pepsi. However, I missed my opportunity. All because I was afraid. Ah, kasi baka nakakahiya. Eh kasi ganyan, baka kung ano masabi sa akin, baka pagtawanan ako mga kalaro ko, na ang kapal na mukha ko, etc., etc. But I forgot that I have access. I was given access. In fact, Tita Vicky is already offering it to me. Ang problema ito, nangibabaw yung hiya ko kaysa sa uhaw ko. Buti pa yung kaibigan ko, hindi nahiya. He took full advantage of his access. Why? Because his thirst was stronger than his shame and fear. Ako, ayun, tubig lang, sayang yung Pepsi. My dear friends, I hope and pray that you choose God. I hope and pray that you go into the vineyard of God and take everything that is there for you because you have access. And my prayer is this. Sometimes choosing God is scary. Sometimes choosing God is nakakahiya. But my prayer is this. I hope that your hunger and thirst for God is always stronger than your shame and fear. Kasi kapag uhaw ka sa Diyos, hindi ka maliligaw. You have access because Jesus is our access. Jesus is the key. You have access. All you need to do is to come to Jesus. Kasi kay Lord, hindi mo kailangan ng shortcut. Kay Lord, nasa Kanya ang lahat. Lahat ng kailangan mo. And I believe in this. You may feel that you lack something right now. I want you to go to Jesus. Because if Christ is all you have, then I believe you have everything you need. Amen.